So also, before I left, no, bago ko makalimutan sa inyo, no, so I'm so sorry, nakalimutan ko di i-remind sa inyo while I'm plotting it. Okay? So again, ipa-plot niyo po yung inyong Fibonacci from the highest to lowest dun po sa opening ng weekly, no? So opening. So hindi po kayo magbe-base sa candle wick nito, kundi ang opening niya is dito. Okay? So diyan kayo magpa-plotting ng Fibonacci ninyo until dun sa pinaka-highest na na-attain niya or lowest na na-attain niya. Okay? So in that case, you will see what? It will go below until 20 to 30% and sometimes even in 40 to, you know, so forth. Pero ang pinaka-best way to see the market is going down into these two zones you see here. Highly reactive, ibig sabihin, makikita nyo na, okay, from this low, from this created opening weekly time frame, this is the highest na na-attain niya and dito po tayo nag-close and you'll see, mas mababa tayo sa 20 to 30%. Now, vice versa, from the highest naman nito, from the lowest naman nito, you'll see it might sound eerie, pero para makikita ninyo, halos similar lang din na it will close around 20 to 30% of the time. Pero dito, around 40, dito naman, saktong-sakto lang. Naintindihan? So, it all according to plan because the 50% nito is what? Consequent encouragement. So, that's a middle point. Okay, so anyways, hindi nyo naman kailangan kunin yung 50% na ito. It's just at least may idea kayo sa possible ano nangyayari sa market, no? So, in that case, guys, stick to the plan, which is, unahin nyo lagi, guys, is the opening of the week, which is Monday. And then, yung pinaka-highest na na-attain natin on the market. So, again, to give you an advice kung ano nangyayari sa market. Again, ang TGIF po, nagkikreate tayo ng highs around Thursday po. Tatandaan ninyo ha, Thursday or the morning of Friday, nagpo-push po yung price to the higher or lower. It depends, okay? So, it depends siya. So, now, as you can see, ano mangyayari? From this low, this opening, magda-down tayo 20 to 30% of the time. Palagi po yun. So, kung nagtitrade kayo ng New York session and nandito tayo, expect nyo lagi na magdadraw yung presyo around 20 to 30% palagi. Naiintindihan? Palagi po yan. So, yun lang. So, I hope may natutunan kayo regarding sa TGIF ni ICT. Now, let me show you some example of ICT explaining TGIF. From this low, from this high, opening, on this, at saka dito sa pinaka-highest, ayaan nyo to, wag nyong i-consider to. Tandaan nyo, dito lang tayo magpo-focus. And guess what that happened? Nagko-close tayo around 20 to almost 30% of the time. Pero may sinabi din si ICT na more than 40 pa nga minsan. Pero that's on another topic or that's on another example na gagawin niya. Pero ngayon, you can see na nag-close tayo below 20 to 30% far further. Okay, ibig sabihin mas lumalim pa tayo dyan. Naiintindihan? So, yun lang naman guys. Hope you having a great day so far. Hope you learned about TGIF. That's pretty much it. Peace out.